Hello guys, kamusta kayo? Si Sil ito, yung usualing nagsasalita sa mga video ko. Ngayon kakaiba naman ang aking sistema. Puro voice lang. Kasi medyo lagi tayong puyat eh. Hindi maganda yung aura natin. Nahihiya akong magpakita. Tama-tama sa pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga aura. Aurahan ba? Yung dating. Yung dating ng isang tao. Napakahalaga yan guys. Napakahalaga ng dating mo. Lalo na sa trabaho. Kung paano mo ipe-perform ang trabaho. Kung paano mo ipoproject. Kung sino ka. Kung ano ka. Napakahalaga yan. Dahil sa tingin pa lang ng tao, doon ka na nila kung paano igagalang o kung paano ka nila iestimahin. Yan guys. Kaya napakahalaga ng aura. Yung mga aurahan natin. Na pagising mo, kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka. Okay? Ito, meron tayo mga sample sa mga aura na nakikita natin. Unahin natin, halimbawa, si boss. Yung amo mo na delay magpasahod. Yan. Diyan magagaling yung mga taong yan. Sa mga aurahan na yan. Ang ipoproject nilang aura, yung aura na galit, yung parang gustong pumatay o kumain ng tao. Kasi nga, para hindi makalapit, yung empleyado niyang magbibigay na ng payroll para checking niya kung magkano ipapasahod niya. Yan, di ba? Di ba, pag ang boss mo medyo pumasok na nakangiti, tapos sahod, di ba? Sasabihin mo ganito, ma'am, ito na po yung payroll, nakwenta ko na po lahat yan, pakicheck na lang. Pero kung ang aura, pagpasok pa lang, galit na, para kakain na, nahihiya ka nga yung ibigay. Nahihiya kang ibigay yung payroll. Tapos hindi kumikibo. Ang ending, tapos na yung alas 5, dumating na yung alas 5, kinabukasan na ang sahod. Lamang ngayon si boss, kasi delay, wala siyang inintindi, wala siyang inilabas na pera. Diba? Yan yung mga aurahang sinasabi natin. Ito naman, yung aurahan ng isang naghihintay ng masasakyan. Diba? Yung project na project, yung hindi. Pakikay na kikay, pakiyot. Pakiyot sa katabi niya na hindi niya alam, hold upper pala. So, hinold up tuloy siya. Ikaw ba naman, may stranger kang katabi, may ibang tao sa tabi mo, pakiyot ka ng pakiyot. Kahit hindi na nga gwapo, todo project ka, todo display ka, na-hold up ka tuloy. Ngayon, tandaan mo, pag nag-iisa ka sa isang lugar, tas hindi ka taga ron, at may ibang tao, medyo ang datingan mo masungit, mataray. Para kung may balak mang masama sa yung tao na malapit sa iyo o isang hold upper o loko-loko na balak ang gawa ng kalokohan, mangingilag. Kasi nga yung mukha mo kita-kita, matapang, pwedeng manugod, laban, makikipag-away talaga. Dapat ganun, hindi yung pakiyot ka ng pakiyot, babae ako, ganyan, o guwapo ako. Hindi pwede ganon. Kailangan matapang ang dating dahil hindi ka taga ron. Medyo galit na kunti na masungit para mangilag yung taong kung sino mang gustong gumawa ng kalokohan sa'yo. Kasi nga, stranger ka sa lugar na yon. Okay, ito naman. Ito naman yung kakaiba. Ito yung medyo, hindi naman kakaiba. Lagi natin itong nakikita yung mga tao sa sales. Diba? Sales lady, tindera sa tindero o tindera sa 7-Eleven, sa grocery, yung mga frontliners nila, yung mga una mong nakikita pag lumapit ka sa produkto. Ito halimbawa sa sales lady. Nagtataka si sales lady, nagtataka yung isang sales lady, ba't walang bumibili sa kanya? Diyos ko naman kasi ang mukha niya, nakasimangot. Puyat siguro kagabi o nag-away sila ng boyfriend nila. Yan. So, sino bibili sa'yo? Yung customer parang threaten. Parang, ano to? Parang galit. Ang binebenta mo,
unan o kaya damit na maganda, mga unan at bedsheet na magaganda, na maganda sa paningin, na nakakagaan ng loob, yung mga magagandang kumot, pero ang mukha mo, para kang nagtitinda ng damot ng almoranas. Oh, sino bibili sa'yo? Diba? Kasi eto naman, yung sa mga 7-Eleven, diba? Yung aura nila na kwento ng kwento sa kasama, kwento ng kwento, tapos may kaharap ng customer, hindi iniintindi. Diba? Eh, gusto mo pala magkukwento na magkukwento, bakit hindi ka na lang nag-storyteller? Bakit ka pa nag-sales clerk? Ang ending, hindi tuloy makapagsalita o hindi tuloy makabili yung bibili sa'yo kasi ayaw na ma-interrupt ka. Yung bibili pang nag-adjust. Diba? Ano yun? Tapos ito naman, ha? Yung mga sa mga karinderya. Ha? Sa mga karinderya, yung nagtitinda sa mga karinderya. Minsan, di ba yung mga aura nila? Kakaiba, nagtitinda ka ng pagkain. Pero yung aurahan mo, para kang nasa gym, pawis na pawis ka. Oo, mainit. Mag-ayos ka naman at magpunas ng pawis kasi ang tinda mo, pagkain. Kaya, kapag yung ulam na tinda mo, natikman ng customer na maalat, pagkatikim niya, ang tingin sa'yo agad, sa pawis mo. Ang akala, lahat ng pawis mo napunta ron. At iisipin pa nila na kuripot ka. Hindi ka bumibili ng patis kasi nga, pawis ang nilalagay mo. Huwag ganun. Pag pagkain, ang tinda mo, kailangan malinis ka. Pagod ka man, pawis ka man, dapat nagpupunas ka, tapos gre-retouch ka kasi nga pagkain eh. Huwag yung para ka na sa gym. Pagkain tinda mo, pero pawis na pawis ka. Pagod na pagod ka. Huwag ganun. Hindi yun maganda. Kaya napaka-importante ng aura. Napaka-importante ng aura ng isang tao. Diba? Yan ang mahalaga. O guys, yun lang. Ang ano ko kaya kailangan ang aura natin eh, iingatan natin. Sa bawat araw, sa bawat darating na araw, kailangan tumingin tayo lagi sa salamin. Bumili ka ng salamin, mura lang yan. Maglagay kayo kahit tatlo sa CR. Bago kayo lumabas ng bahay, tingnan nyo yung pananamit nyo, yung mukha nyo, yung aura nyo, kung kaaya-aya ayon sa tinatrabaho mo or ayon sa pagkatao mo. Diba? Ganun. Huwag yung aurang laging bisit na bisit. Smile lang ng smile. Positive lang. Okay? Salamat. Sana lagi yung ipapalo yung channel natin tsaka mag-subscribe. Watch the video. Click the I button. Okay? Tandaan nyo lagi. May nagmamahal sa inyo. Kahit sino pa kayo, may nagmamahal sa inyo. Alam. Hello guys. Kamusta kayo? Si Sil ito, yung usually nagsasalita sa mga video ko. Ngayon kakaiba naman ng aking sistema. Puro voice lang. Kasi medyo lagi tayong puyat eh. Hindi maganda yung aura natin. Nahihiya akong magpakita.